Pero ito, meron tayong balita. Ito naman, good news ito, ha. Dahil kabilang ang tatlo nating mga kababayang Pilipino sa pinangaralan sa kakatapos na 5th Taiwan Literature Awards for Migrants. So, di ba, good news yan. Kaya alamin natin ang detalye kay Amiel Pascual. 8 migranteng manggagawa mula sa Pilipinas, Indonesia at Vietnam ang pinarangalan sa 5th Taiwan Literature Award for Migrants kahapon, Setyembre 30 sa Taipei National Museum. Ang mga nagwaging literary piece ng mga dayuhang manggagawa ay nagsasalaysay ng kanilang pakikipagsapatan sa ibang bansa at pananabik sa kanilang mga mahal sa buhay. 8 latalain ang pinalad na manalo mula sa mahigit 500 entry, kabilang ang 230 isinulat sa wikang Filipino o Tagalog. So, we hold this award. We encourage them to speak out something, speak out their opinion. Of course, when you can speak out your opinion, you can feel free, feel happy. Ayon sa organizer ng event, layo nilang maging tulay ang literatura upang mas maunawaan ng kanyang mga kababayan ang buhay ng mga migrant workers sa Taiwan. For Taiwan society, I hope Taiwanese people know what the migrant people thinking. And I believe if we know each other more, we can treat each other better. Nakuha ng isang Indonesian migrant worker na si Loso Abdi ang first prize sa kanyang sinulat na Tentang Cinta or About Love. Samantala, 2 Pilipino naman ang nagkamit ng jury award at nag-uwi ng 40,000 Taiwan dollars o 68,000 pesos. Ang sulat ni Melinda Babara na Latay Salaman at ang mahiwagang kahon ni Itay ni Louis Jean De Sena na tinanghal ding Teen Choice Award. Ikinuwento ni Louis Jean na isa ring anak ng OFW na naging inspirasyon niya ang kanyang tatay sa pagsulat ng kanyang istorya. Bata pa lang po kami, nag-a-abroad na po siya at nagpapadala siya ng mga balikbayan box. So alam po kung ano po yung pwedeng laman nun, gano'ng kalaki. Pangalawa po, yung mga katrabaho ko po dito, nakikita ko po ngayon live na live kung paano po sila, gano'ng sila kasaya pag nagpapadala po sila, yung tipong maiiyak na lang kasi isusuot na lang sana nila pero ibabox pa nila, yung kakainin sana nila ipapabox pa nila. Ibinahagi naman ni Melinda kung paano niya naisulat ang winning piece niya sa kabila ng mahabang oras ng pagtatrabaho. Despite dun sa 12 hours work shift ko, pagdating ko sa dorm, while nagpapahinga, habang nakahiga, nagsiswipe-swipe na ako, nagbabasa-basa ako. And then nung time na yon, kasi nga hindi ako makapagtrabaho, nagpaalam ako sa leader ko, saka sa supervisor ko, pinayagan naman ako umuwi ng dormitory. So, pagdating ko doon, wala akong makausap kasi tulog lahat yung mga kasama ko sa kwarto. So, nag-type na lang ako sa cellphone ko. Bukod dito, isang Pilipinang kasalukuyang nakabilanggo sa Taiwan ang pinayagang makasali at pinalad na manalo ng Merit Choice Award sa kanyang 60-page handwritten piece na nabigong mga pangarap at pader sa paligid. Ang Taiwan Literature Award for Migrant ay isang taunang patimpalak at bukas sa lahat ng mga migranteng manggagawa mula sa iba't ibang bansa, particular sa Southeast Asia. Bukod sa mga sinulat na kwento, maaari ring isali ang tula at song composition. Sa kasalukuyan ay nasa 700,000 migrant workers ang nagtatrabaho sa Taiwan mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang storya ng pakikipagsapalaran sa ibang bayan. Mahirap man ang pinagdadaanan, ay nakahanda silang magtiis alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay.